ng mga kawikaan ni Solomon, chapter 23. Pagka ikaw ay nauupo upang kumain nakasama ng isang pinuno, pag-isipan mo mabuti kung ano ang nasa harap mo, at lagyan mo ng patalim ang iyong lalamunan kung ikaw ay taong maganang kumain. Huwag kang magnanais sa kanyang mga masarap na pagkain, sapagkat sila ay mapanlinlang na pagkain. Huwag kang magtrabaho upang yumaman, huminto ka sa iyong sariling karunungan. Itutuon mo ba ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang kayamanan ay tiyak na gumagawa ng kanilang sariling mga pakpak. Lumilipad silang parang agila patungo sa langit. Huwag mong kakainin ang tinapay niya o may masamang mata. Ninaisin mo man ang kanyang masarap na pagkain. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso ay gayon siya. Kumain ka at uminom, sabi niya sa iyo, ngunit ang kanyang puso ay wala sa iyo. Ang subo na iyong kinain ay iyong isusuka at mawala ang iyong mga matatamis na salita. Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang, sapagkat kanyang hahamakin ang karunungan ng iyong mga salita. Huwag mong alisin ang lumang palatandaan at huwag pumasok sa mga parang ng ulila, sapagkat ang kanilang manunubos ay makapangyarihan, ipaglalaban niya ang kanilang usapin sa iyo. Ilagak mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga tainga sa mga salita ng kaalaman. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, hindi siya mamamatay. Iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Anak ko, kung ang iyong puso ay pantas, ang aking puso ay magagalak maging ang aking. Oo, ang aking mga kaloob-looban ay magagalak pagka ang iyong mga labi ay nagsasalita ng mga tamang bagay. Huwag mainggit ang iyong puso sa mga makasalanan, ngunit ikaw ay matakot sa Panginoon buong araw, sapagkat tiyak na may wakas at ang iyong pag-asa ay hindi maihiwalay. Dinggin mo, anak ko, at magpakapantas ka at patubayan mo ang iyong puso sa daan. Huwag kang makisama sa mga umiinom ng alak, sa mga magulo na kumakain ng laman, sapagkat ang lasenggo at ang matakaw ay darating sa karalitaan at ang antok ay magbibihi sa tao ng mga basahan. Dinggin mo ang iyong ama na bumuhay sa iyo at huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda na. Bilhin ang katotohanan at huwag ipagbili, gayon din ang karunungan at pagtuturo at pagkaunawa. Ang ama ng matuwid ay magagalak na mainam at siya na nanganak ng isang matalinong anak ay magkakaroon ng kagalakan sa kanya. Ang iyong ama at ang iyong ina ay matutuwa at siyang nanganak sa iyo ay magagalak. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at obserbahan ng iyong mga mata ang aking mga lakad, sapagkat ang pokpok ay isang malalim na hukay at ang kakaibang babae ay isang makipot na hukay. Siya rin ay nag-aabang upang mambiktima at tinaragdagan ang mga mananalangsang sa gitna ng mga lalaki. Sino ang may aba? Sino ang may kalungkutan? Sino ang may mga pagtatalo? Sino ang madaldal? Sino may mga sugat na walang dahilan? Sino ang may pamumula ng mata? Sila na nananatili ng matagal sa alak. Silang nagsisiparoon upang humanap ng halo-halong alak. Huwag mong tingnan ang alak kapag ito ay mapula, kapag ito ay nagbibigay ng kanyang kulay sa tasa, kapag ito ay kumikilos ng matuwid. Sa wakas ito ay kumakagat na parang ahas at tumutusok na parang ulupong. Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga kakaibang babae at ang iyong puso ay magsasalita ng mga masamang bagay. Oo, ikaw ay magiging gaya niya na nakahiga sa gitna ng dagat o gaya niya na nakahiga sa tuktok ng isang layang. Sinaktan nila ako, sasabihin mo, at hindi ako nagkasakit. Inampas nila ako at hindi ko naramdaman. Kailan ako magigising? Hahanapin ko pa ito ulit.